Kajoma, Kajuli, paano at ano po ang pagkakilala niyo kay Kavien? Matagal bago ko pa makaharap at makausap si Kavien. Pantog na sa akin ang kanyang pangalan at buhay bilang progresibong guro at manunulat. Mula sa mga kaibigan kong nakasama niya sa gawain sa paksa at bunga nito sa piitan ng pasistang diktadurang Marcos. Batay sa mga report na nakakarating sa akin noong late 1960s at early 1970s, alam ko na si Kavien ay makabayan at progresibo. Kagrupo niya sina Nick Tiongson, Pete Lacaba, Ricky Lee at Bonnie Ilagan. Kasama siya sa pagbubuo ng paksa kung saan nagbigay ako ng mensahe sa mga manunulat ng paksa na gawing ulos ang kanilang mga pluma laban sa pangapi at pagsasamantala. Mula sa underground, magiting na lumaban si Kavien sa pasistang diktadura ni Marcos. Nahuli at nakulong siya noong 1974, hindi siya natakot at lumaban siya bilang makabayang guro at manunulat nang siya ay makalabas mula sa detensyon. Nasubaybayan ko ang mga akda at mga aklat niya at ang paglahok niya sa kilusang makabayan laban sa bulok na sistema at para sa maningning na kinabukasan ng ating bayan. Eh ano po ang pagtingin niyo sa mga mapanlikhang akda ni Kavien? Kahanga-hanga ang lawak at husay ng mga akda ni Kavien, simple at masigla ang lengguwahe niya, madaling intindihin at madaling tumalab sa mambabasa. Una sa lahat, makabayan at progresibo ang nilalaman ng kanyang mga kasulatan. Dapat banggitin ko ang kanyang mga libreto, Tales of the Manubo, Rama Hari, Nasa Puso ang Amerika, Bayani, No Limit Tangere, The Musical, at Hibik at Himagsik ni na Victoria Lactao. Dapat banggitin ko rin ang mga sanaysay niya hinggil sa buhay Pilipino at kultura. Hinggil sa mga literatura mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bayan at hinggil sa pelikula. Banggitin ko pa ang mga tula niyang hinggil sa mga umaapoy na isyu. Bukod sa pagiging masipag na manunulat, masugid siyang tagapagtaguyod ng progresibo at mapagpalayang kultura ng sambayanan. Sa pinakauna naming pag-uusap, ipinakita niya sa akin ang reprint ng sanaysay ni Joma na serye sa Philippine Collegian, Social Consciousness in Philippine Literature. Aniya, ginagamit itong reference material sa kanyang itinuturong graduate course sa literaturang Pilipino. Isa si Kavien sa mga nagtulak na ilathala ang tinipong mga tula ni Joma, ang Prison and Beyond. At kanya, ang Beyond Biography, isa sa apat na pambungad sa aklat. Magkadiwat damdamin sina Kavien at Joma, kung kaya malaki ang paghanga at pagpapahalaga nila sa isa't isa. Eh ano po ang mga naging pakikipagtulungan nyo kay Kavien sa larangan ng kultura at siyempre sa pangkalahatang pakikibaka? Noong kalalabas ko sa piitan noong 1982, isa siya sa mga nilipwitan kong tumulong sa pag-oorganisa ng Free Jose Maria Season Committee para isulong ang kampanya sa pagpapalaya ng mga bilanggong pampolitika bilang dagdag na puwersang kontradiktadura. Bagamat makailang ulit at maigsilang ang mga usapan namin, nagbigay siya ng mga mungkahi sa pagsusulong ng kampanya sa pamamagitan ng aktibidad na pangkultura tulad ng pagpapakilala kay Joma bilang manunulat sa kultura at literaturang Pilipino at paglilimbag at pagpapalaganap ng kanyang mga tula. Nagpapasalamat ako kay Kavien sa paggawa niya ng script sa inyo ng dalit para sa musical na Ang Makata'y Mandirigma, Ang Mandirigma'y Makata. Tungkol ito sa aking buhay at pakikibaka. Malaking karangalan para sa akin na sinulat niya ang dalit. Maraming
humanga sa sinulat niya at sa pagkakagawa ng musical. Ipinapalagay ko ng mga sinulat ni Cavien mga napapanahong pahayag sa mga isyu at paglakok niya sa kilos masa ay pakikipagtulungan sa atin lahat para isulong ang pambansa at demokratikong kilusan ng sambayanang Pilipino. Maligayang karawan, Cavien. Mabuhay kayo ng marami pang mapanlikhang taon. Isulong ang rebolusyon!